Hi everyone, welcome back to my channel. And actually, again, ito naman po ang yung Madam Kila. Madam Kila. Joke lang. Anyways, guys, today ang gagawin natin. And today's vlog pala, we're going out of town. So dadalhin ko kayo sa mga lugar na hindi nyo na pa napuntahan. Charot lang. I know yung iba nakapunta na. So pupunta pala kami ng Quezon Province. We're going to visit an island called Alibijaban. So, gabi po yung uwi namin, actually alis namin, and it will be like 2 days and 1 night sa isla, so walang kuryente, everything. So ngayon, nagpiprepare na ako, actually prepare na ako kasi 9 PM yung alis, mag-meet up sa MOA, and then, yun, ilaban na natin to. So, mag-subscribe kayo sa channel ko, and follow on my social media accounts, and enjoy the rest of the video, and see you! So now guys, we're aalis na po kami. Time check, it's no oras na ba? 7:52 PM. So we're going now to MOA. At andun na po yung mga friends and everything namin dun. Kasi magdi-dinner pa. And then magpreparing pa sa mga ganap, di ba? So nakakap na ako ngayon. Just to make sure na walang dadapo sa aking lamok. So magjeep lang kami going to Heritage, or kung may MOA man na van, mas maganda para tipid. But before that, check first everything. Alright, hi guys, andito na kami ngayon sa MOA, which is kain muna kami ng dinner dito sa Bacolod Inasal. So yung mga nakikita nyo sa likod, yun po yung mga makakasama ko sa flight to heaven. So magdi-dinner lang kami between 9 PM, aalis na rin at makakarating na rin yung van. Pasensya na, sobrang ingay na naman, so kayo naka-headset ako ng pagkanto. So maraming po. So ayan, kakain muna kami saglit. Ayan, so laban lang. See you, enjoy lang kami sa food namin. Char. So ayan guys, so naghihintay na lang kami ng van kasi tapos na kami mag-dinner. And then, ito po yung mga kasama ko. Nagiinom pa po sila at nag-EML. Andito pa rin kami sa Bacolod Special. So, mag-hi ka nga ate. Hi! Diba? Ay siya. Bagong fan ko siya. Kinausap. Ay, hello, friend ko siya. Friend ko siya, oo. Oh, diba? Pak. Oh, ganda, diba? Guys, andito na po kami ngayon. Naghahanap. Ayan, nagkukuda na si Ate Yaz. Horses! Sa tabi. Okay. So guys, jujusok na kami. Alright, so hi guys. Nakasakay na kami ng van. Sobrang we're now on our way to... Yung nag-iwan ng bag kanina. We're now on our way to... Di ba si Kim yun? Alibijaban. So ang saya-saya ako mag-isa dito, no? Parang sarili akong mundo. Alright, so hi guys, andito na kami ngayon sa Quezon Province, which is naghintay po kami magbukas ng Jollibee kasi nagkaka-aberya po kanina sa biyahe, so hindi pa kami nakarating. Ayan, so good morning, time check, 6:15 ng umaga, andito pa kami. Wait, good morning! So yan guys, naghintay pa talaga kami magbukas to. Oh, ay... Good morning, Quezon pala. Quezon na pala tayo. Good morning, Lexi. Mag-good morning ka nga. Ah, attitude. So mag-order na tayo sa Jollibee. So mag-breakfast na kami, guys. And after that, aalis na kami. Going to our destination. Hindi namin alam kung anong oras kami makakarating. Ganda ng van namin, no? Ganda, di ba? Laki. I know. Hindi, ikaw yung... Ayaw, saan ang tungo natin?
San Andres. Alibijaban na kami after long ride. After breakfast. Sa Jollibee. Taray, naka-shades na kami ni Jen. Kaya alas-shays. Oh, mainit na kasi. Tsaka, it's summer. So, we have to enjoy the summer. Taray. Pwede kayo na ang nakakapag-shades. Magkakasinggitera. Nakasing ano. Shades naman ako lagi. Oh, summer yung nga lagi sa'yo eh. Summer buong taon dito. Oo. So pagdating yung mismo aga dito sa port, kailangan po talagang madali ano kasi talagang paunahan. Ang dami kasi pumupunta dito tapos kung sino po yung nauna, so sila talaga nakaka-take advantage dito sa pinaka first trip ng boat. So kailangan paunahan. So ngayon as you can see, ang dami na pong travelers na pupunta dun sa pupuntahan namin kasi naghintay din kami ng bangka. And yeah. Ang sabi lang din naman 20 minutes lang yung travel no from here to ano. So talagang from Manila to ano Quezon province it took like ano from Manila to here is like 8 hours no maximum kung kasama na yung mga stopover. So handa talaga yung mga sikmura especially dun sa lubak-lubak na daanan, grabe. So, ayan pagod sila lahat kasi wala talaga kaming tulog na maayos. Dahil sa mga naranasan namin kaguluhan. Hi to my subscriber. Hi. Sabi mag-subscribe sila. Sa channel mo. Mukha kong nanay mo. It's upside down. Kanina pa kitang sinisiraan sa camera. Di ko talaga namamay siya. Sabi ko, sino po yung nakakilala dito? Huwag niyo po talaga itong papansin. O i-unfriend niyo na lang to. Kasi kanina pa akong tatawag dito. Ako pinapansin. Antok pa kasi. Sobrang grabe yung... It's okay. It's already 2019. So everyone should allow to enter that room. Because boys are not the boys. Because boys are girls. Boys are. So ang sabi, ang Alibijaban, ito ang pinagmamalaki ng bayan ng San Andres, Quezon. Ang Malaburakay, Pino, Makintab, Mapunting Buhangin at ang malinis na kapaligiran. Ang nasabing isla abot na mula sa sentro ng bayan. Ito ay may layo mula sa Pantalan, humigit kumulang 20 to 30 minutes biyahe ng bangkadin na to sa pagtungo na sa nasabing isla. Iyong matatanaw ang kaayang kagandahan at ang lunti ang bayan ng San Andres, Quezon. Okay. So yan pala. So yun si Arnila, pwede lalaki, no? Ang babae. At siya pa yung aming coordinator sa travel na ito. Salayan. So laban lang, paalis na kami. So see you. Ayan, so now, papunta na kaming Pantalan. Ang init-init, mga... So sila lang po lang talagang nagpapayo. Hi, guys! Oh my God, ang init. Pakita mo naman yung jowa mo. So excited na ba kayo? Oo, we're so excited. Kasi sabi nila mag-aburiyas. Ako talaga, hindi ako takot sa init. Kasi I love myself. Ayan guys, ayan oo, ang ganda. Diba? Ang init. Ang init nga lang. Pero in fairness, ang ganda ng dagat. Pantalan pa lang yan. Anong lindo? Hi sir, what can you say about Alibijaban? Ganda, maganda. Maganda ba? Maganda yung port. Yung port lang? Wala pa tayo sa... Wala pa ba? Ayun pala yung island to. Yan na yun. Asan yung island? Ayan, oh my God. Nakikita nyo ba? Nakikita ko? Siyempre hindi. Ang init. Ems, wait! Mag-hi ka muna. Hi! Hi!
Oh my God. Say hi. Say hi, Lexi. Oh my God. Kanina pa yung nag-attitude sa akin eh. So, siya na mga cyst and orbs. Orbs. So, dyan kami sasakay sa isang nag-isang bangka. Hi! Oh my God, hinahanap ko kayo. Oh, kasi sila lahat na feature ko na. Charot. Excited ka na ba? Magpaitim? Ton, ano, manawagan ka naman sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang liit ata na yan. So, unahin mo natin yung mga bag and then mag-vest tayo. Tahingi po ng isa. So, ready to go na. Complete na lahat, vest. Ang init ata, tara na. So, yung pupunta naming isla is yun. Malapit lang siya. Ayan. Malapit lang siya. Alright, so yan guys. Alis, papunta na kami. We're on the bangka now. The bangka now. So, alis na kami and maingay masyado pero laban lang. Oh my God. So nakarating rin kami after 42 years. So 20 minutes po yung overall total travel time. So andito na po kami sa sobrang gandang isla. Ang linaw ng water. So bababa na tayo. So ibababa ko lang. So ayan, andito na tayo sa Alibijaban. Ayan, so ang ganda. Ang init nga lang. Siyempre, beach eh. O, di ba? Ang init. So nakikita niyo pa rin yung isla dun sa kabila. Ayan. Ang init. Ayan, ang init. So magpahinga muna kami, guys. So later na ulit. Ayan po. Nagbubuhat po ako ng mga kagamit. Uy, kanino to? Ang nadala ko. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? So, magagawa lang kami ng tent, ha? Gawa lang kami ng tent. So, yung floating cottage nila, doon tayo magla-lunch mamaya. So, as you can see, ang ganda. Ang gawa, ano ba? Kain muna dapat. So, worth it lang din ang punta natin dito. At saka may CR po kaming malapit, so hindi po siya issue. So, yan. Pasensya na, let me correct myself. Hindi pala siya floating boat. Nakakahiya. Floating cottage. So, yan. Ang init, actually, merong nangaliligo na. Oh, kahit ang init. So, time check. It's 9:55 a.m. Ang init-init na. So, magpahinga muna bago a hour later. Diba? Ang init, no? So ito po yung tent namin, ang liit-liit ng tent namin. So provided po to ng travel. Ayan. Mamaya natin ayusin niyo. Ayan, so itutour kayo sa aming maliit na tent. Ayan. So jujusok tayo. Aray. So
So ito pa yung view ko sa loob ng tent, in fairness. Ang ganda. Excuse me, nagpa-vlog ako dito. Huwag niya akong ginugulo. In fairness, ang init. Pero kailangan natin magpahinga kasi sobrang nakakapagod yung biyahe. Walang pahinga, walang tulog, walang water. Pero worth it naman talaga pagdating nyo dito. So mag-enjoy na lang tayo sa mga susunod na kabanata. So later, mag-outfit na tayo. Alright, so lunchtime na. So yung ulam namin is adobong baboy. Fried tilapia and gulay. So time check, it's 12:36. So ito yung lunch namin. So yung busy-busy na sila. Ito na gutom na silang lahat. Ayun, wala silang pakialam sa vlog ko. Ayun na nga guys, so tapos na kami mag-lunch. So nagpapahintay na lang kami ng kaganapan. Magpakulay ka ulit, mahal? Ang init? Promise, ang init ngayon dito. Kami lang po yung nagbe-beach na naka-jacket. Ang to, sexy, oh, Pak. No! Kasama namin si Erich Gonzalez, oh, Pak. Si Erich Gonzalez, oh. Erich Gonzalez. And here comes Daniel Padilla. Padilla. Yeah. Padilla. Okay. Daniel Padilla, say hi to your Yeah, say hi to everyone. Daniel Padilla. Daniel Padilla. And you're watching Showtime. Tama na yung mga ano eh. Oo nga. Mag-hi guys. Oh, okay. Diba? Focus natin yung mukha niya. Dali mo. Sige, focus mo. Hi, Daniel Padilla. Hi ka naman. Mag-hi ka. Mag-hi ka. Ayaw na naman guys. Oh, kindad ka na. Dalim ng puti lang. Oh, why are you crying? Going back to this baby. Alright, so we're going now to... Yeah. We're now going to... Where are we going? We're now going to the floating cottage. And that cottage is floating. And it's always floating. So come and enjoy our travel 2019. With the special participation of this guy. Oh yeah. So it's so very very hard. Tagalog na lang tayo. Ang hirap ang English. Shit. And thank you Marty for always being with us wherever we go. Oh shit. So it's really amazing now because we have Marty with us and he's going to enjoy our travel and also our adventure. So see you there in the floating cottage. Bye. Hi everyone, so welcome to our floating cottage. So meron po silang pa-sunbathing dito na park. Ayan, magbag-jowa. Ayoko lang tumalun. Ah. Saka dito sa gitna, may pa... Anong tawag yan? May pa pool. Diba? And then may mga starfish dun sa loob. May mga starfish dun. May starfish, oh. Oo, may mga starfish nga. Ay, ang ganda. Halika, picture tayo dito. Ayan. Oh, sige, Aura, Pak. Oh, yeah. Guys, meron po silang diving Emmy. At meron silang slide Emmy. Puro slide at Emmy lang yung last word ko. So, mag-enjoy na lang kami dito. Alright, so guys, ito po yung view namin dito sa ano floating cottage. As you can see, ang lino ng dagat. And you can see the people are doing kayak. And when you look around, look at this place. It's so amazing. It's really a mind-blowing place. Look at that. So, andito kami sa ano. Huwag ka muna tata. So, andito kami ngayon. So, may slide siya. As you can see. Na slide. Okay. Slide siya. And then, merong diving kemi. Ayan. Yung pa-diving nila. Ayan. Ano ba yan? So, kung makikita nyo doon, meron pa siya. Ayan. May ibang mga pa-floating boat. Cottage. Sorry.
So, meron pa sila dito paano kung gusto niyo mag-sunbathing. Ayan, meron silang pinagsusupply ng mga ganyan. So, as you can see, diba? Ang ganda rin ng water. It's so clear. Ano mo, goggles mo? Tsaka ang sarap ng tubig, promise. So, you can really enjoy the view at the same time sa water. Sobrang ganda po niya talaga. So, worth it po. So, sa mga gusto pumunta ng Alibijaban, pumunta na kayo sa destination na to. Ang ganda niya at the same time. Worth it pag family kasama mo and friends. So, ayan po yung floating cottage. Ayan, meron po silang pool dito sa gitna. So, kung gusto nyo maligwa. At saka meron siyang mga starfish. Hindi lang siya nakikita, pero may mga starfish siya. So, yan lang. Thank you so much. And see you on my next day 2 here in Alibijaban. Time check, it's 6:15. Tapos na po kaming maligo. And then, galing na kami ng floating cottage. And then, ang dami ng tao. So, mag-dinner na kami. One eternity later. Good morning, guys. So, sobrang lasing ako. Hangover is real. So, this is our day to. D2. So, magpiprepare lang ako kahit ano. May ganang wasted ko. Iba talaga. So, sa mga gustong uminom dyan, huwag na kayo mag-Alfonso at mag-Red Horse kasi iba ang tama. Inaantok ako na hindi ko maintindihan. Na hindi ko ma-enjoy yung beach. Pero lalabas pa rin ako for you guys. Okay. See you on my good morning video. Antok ako. Ma, tara na! Nagba-vlog pa ako. Tigil-tigilan niyo ako. Nagba-vlog pa siya! Ano ba? Bakit inaanyong ako? Promise, ang sakit ng ulo ko. Inaantok ako na hindi ko maintindihan. Char. So magbihis lang ako kasi pupunta tayo ng sandbar and I'll show you kung gaano kaganda doon. Okay, bye. Oh my god. Hindi ko kaya mag-vlog. Wasted. Game. It was a wasted. Hala, kilis. Kilis ako. Nakikita nila ako. Oh, ito naman. Kinis ni. Manalo pala. Galing kanyang dalawa. Uy, hindi wala akong kasalanan. Nagbablog ako. Sa pisila nila nagbablog. So guys, may maghihiwalay dito sa wasted. Ano mga lalaki yan? So good morning, Chuchu. Saan nga tayo pupunta? What's that? Say good morning here. Good morning. Look at the camera. Ikaw lang naman itong maayos ang sitwasyon ni kasi ako inaantok. Guys, grabe yung inom namin kagabi. Ito yung may pakanan ng lahat, kaya... Ay, kanina to. Kinabi ko na yan. Kasalanan din niya, bakit siya. Kanina to. Good morning, this is our day 2 in Alibijaban. And then... hindi sila lasing. Ako lasing ako. So, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang vlog. Para makumpleto ang vlog na to. Hangover pa. Grabe, hangover ako. Until now. And kasama namin itong papain ko. Ikaw na nga muna magsalita sa kanya. Vlog mo yaling, wala magsalita. Sobrang guys, grabe. Antok pa ako. And then, you know what? Kagabi magkwento na lang ako. Nakatatlong Alfonso kami. Tapos ilang case ng beer? Dalawa. And then, ako talaga, grabe di ko na kinayat. So, nagsuka ako at the same time. Nakipaglaplapan ako. Charot lang. Grabe, so, wag na kayong pumunta dito kasi alam niyo yung next destination namin is
Next destination natin saan? Sa mangrove. Sa mangrove na daw yung next namin na destination. So, dapat hindi ko ma-miss tong part na to kahit antok pa ako at the same time sobrang hilo ko. Late, actually late yung effect niya. Ngayon pa ako nahilo ng bongga. Yun lang. Parang feeling ko mali yung nagawa ko. Mali ka naman talaga. Guys, punta na lang kami doon. Pupunta na kami sa mangrove. Papakita ko na lang sa inyo. Hindi ako masyadong mag-feature kasi sobra talagang wasted ako. Right now, pagod na pagod ako. Okay? See ya. Okay guys, so update lang ha. Grabe, sumuka na naman ako ng isang galong tubig. Chat. Hi everyone! Hi. Welcome back to Sunbar in Quezon Province, Alibijaban. So, ayan, naglalakad na kami sa Sunbar. Oo. Para na kaming lumulusong sa baha. Pero ang ganda niya, in fairness. Pwede kayo mag-picture dito na banda, oh. Gusto na yung mga napipicture. Pero careful lang kasi may malalim na part na kasi talaga siya. Pero wrong time yung pagkapunta namin kasi may water na siya. Pero kanina umaga daw. Talagang wala pang hindi pa inaabot ng water itong ano, itong sand. So, ito na part, oh, meron pang nakikita mong sand na pwede mong tayuan. Pwede kayo mag-picture dyan. Anytime, anywhere. Ang init, grabe. Ayun. So, ma-picture-picture lang kami. Part. Punta naman tayo ngayon sa mangrove nila dito sa Alibijaban. So, as you can see, may mga ano na dyan. Ayan, so doon tayo pupunta sa may Alibijaban, mangrove collection, charot. Guys, so andito ako ngayon sa mangrove. So, dapat careful lang po talaga kayo, especially pag nagpipicture-picture kayo kasi maraming nagtutusok-tusok na parang yung mga patubo na mangrove. So, dapat careful kayo kasi nakakasugat talaga siya. So, tapos na ako magpicture-picture dito. And then, after nito, pupunta muna kami mag-lunch and then uwi na. So, maliligo na lang the rest of the day, then uwi na din sa Manila. So, thank you so much guys. So, ito na po yung adventure ko sa Alibijaban. Bye.